Si Police Lieutenant Colonel Jovie Espenido na isa sa mga nanguna noon sa ilang mga operasyon laban sa droga at sa mga Dimanoy narco-politicians. Nasa drugs watchlist siya ngayon daw ni Pangulong Duterte. Hindi direktang sinagot ni Espenido ang issue pero kinumpirma niyang tinanggal na siya bilang Deputy Chief for Operations ng Bacolod City Police Office. May live report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kinagulat nga ni Police Lieutenant Colonel Jovie Espenido ang pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa narco list diumano ni Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, siya mismo gusto niyang kumpirmahin mismo kay PNP Chief Archie Gamboa kung talaga nga bang nasa listahan siya. Pangalawa, kung pang-ilan siya sa listahan, kung anong grupo ang kinasasangkutan niya. At ayon sa kanya, ay pinagpapasadyos na lamang niya ang insidenteng ito. Naging laman ng mga balita si Police Lieutenant Colonel Jovie Espenido dahil sa pagkakasangkot niya sa mga operasyon kontra droga laban sa ilang itinuturing na narco-politicians ni Pangulong Duterte. July 2017, ang pamunuan ni Espenido ang raid sa mga bahay ni Ozames City Mayor Reynaldo Aldong Parohinog Sr., kapatid niya si Councilor Ardot Parohinog. At anak na si Vice Mayor Nova Princess Parohinog. Patay sa operasyon ng pulisyang alkalde at 15 iba pa matapos daw manlaban. Halos isang taon bago yan, nasawi naman si Albuera late Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng kanyang selda. Si Espenido rin ang hepe ng pulisya na nanguna noon sa operasyon. Pero may mga lumutang ngayong balitang ang isa sa mga nangunguna kontra droga, siya ngayong sangkot umano sa droga. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA News, kasama daw si Espenido sa mismong drug watch list ni Pangulong Duterte. Tinanong ko si Espenido tungkol dito. Sa isang text message sa GMA News, hindi ito direktang sinagot ni Espenido. Hihintayin na lang daw muna niya magsalita si PNP Chief General Archie Francisco Gamboa sa issue. Lalabas din daw ang katotohanan at kumpiyansa siyang nasa panig siya ng katotohanan. Dagdag pa niya, ang Panginoon daw ang gagawa ng paraan para sa kanya. Sa isa pang text message, kinumpirma na Espenido na relieved na siya bilang Deputy Chief for Operations ng Bacolod City Police Office at kasalukuyan naka-assign sa tanggapan ng Chief PNP. Pero si PNP Chief Gamboa, tikom ang bibig sa issue. Nakiusap naman ako, di ba? Nakiusap ako na huwag na sana nating tingnan yung mga personalities. I feel insulted with that. I will not answer it. Ang paalala dati ni Gamboa, hindi pa naman napapatunayang guilty ang mga nasa drug watch list. Sa ngayon, nasa 299 na lamang ang isasalang sa adjudication board ng PNP, kabilang ang dalawang brigadier general. Kaya nga ayoko magsalita about the 357. Jessica, ngayong araw nga sinimulan yung proseso ng National Adjudication Board para pag-aralan at imbestigahan ng mga pulis na nasa drug watch list yung umano ni Pangulong Duterte. At isang buwan ang time frame na itinalaga ni PNP Chief Gamboa para matapos ang assessment na ito. Jessica? So Maris, klaruhin lang natin yung timeline. Merong narco list at mukhang may nag-leak ng pangalan ni Lieutenant Colonel Espenido na nando doon sa narco list. Pero nagagalit ngayon ang PNP Chief Archie Gamboa dahil bakit nag-leak? Kayong sabi niya, wala naman dapat ganon na lumabas dahil hindi pa naman napapatunayan kung guilty yung mga PNP official na nandun sa narco list. So nagagalit siya. Pero ang klaro sa akin, mukhang floating status itong si Espenido ngayon. Yes, Jessica, tama. Tama yung timeline na binanggit mo. Pagdating dun sa status na floating, ay in effect, kapag ikaw ay tinanggal dun sa posisyon mo bilang Deputy Chief for Operations ng yung current position niya supposedly at nilagay ka sa Office of the Chief PNP, floating status yon, Jessica. So anong totoo? Nasa listahan ba siya o hindi? Jessica, walang nagkukumpirma talaga. Merong source na nagkumpirma sa atin na nasa listahan siya. Pero ang sinasabi ay maaaring yung nasa listahan na yon ay talagang hindi pa talaga definite, no? Kasi maraming mga factors kung
bakit ka maaring mailagay sa listahan ng narcolist nga, no? Posibleng talagang may involvement ka at malalim yung nalalaman ng pulisya, yung ebidensya laban sa iyo, kaya ka nailagay doon. Posible rin na nandun din, of course, hindi matatanggal yung possibility na posibleng na politika ka. At naisama rin, may nagbulong at naisama rin yung pangalan mo dun sa narco list. Now, saan siya dito sa dalawang ito, itong si Espinido, hindi natin masabi sa ngayon. As far as we know, meron tayong of course, mapapagkatiwala ang source na nagsabi na nandun sa listahan yung kanyang pangalan, pero siya mismo ay nagsasabi na hindi pa rin naman tapos yung assessment, yung evaluation. Masusi yung proseso ng National Adjudication Board para talagang matukoy kung talagang matindi nga ba yung involvement mo dun sa droga or talagang napopolitika ka lang. Pagdating naman kay Espinido, hindi niya, of course, sinasabi niya na lalabas ang katotohanan. Hindi niya directly sinagot na hindi siya involved, but sinabi niya na lalabas ang katotohanan and he's on the side of truth. Pero pagdating naman kay PNP Chief, ay ayaw niyang kumpirmahin o i-deny ito. At sinasabi niya, yun nga, parang sinabi niya na galit siya or na insulto siya dahil nakiusap na raw siya na sana hindi na muna mag-concentrate ang publiko, ang media, dun sa mga personalities, dun sa 357 na nasa watchlist diumano ni Pangulong Duterte na mga pulis, pero lumabas pa rin at isa nga rito si Espinido, Jessica. Okay, pero Maris, no, parang kung magkataon, napakalaking iskandalo ito or black eye na naman sa PNP. Kasi di ba isa itong si Espinido sa mga mukhang reliable na PNP officials noon na inaasahan ni Pangulong Duterte para habulin yung mga diumanoy narco-politician. At meron na siyang mga operation na pinangunahan na ikinamatay ng ilang mga politiko who allegedly have drug connections, no? E tapos biglang siya rin nasa list diumano, parang napakalaking kontrobersya o iskandalo nito pag nagkataon. Mm-hmm. That's very true, Jessica. Katunayan, kung babalikan natin yung panahon na yon, kung kailan na talagang very controversial yung mga narco politicians, no? Talagang sinasabi na kung saan may matinding galit si Pangulong Duterte dun sa mga allegedly narco politicians na yon, dun na assign bilang chief of police itong si Espinido, dahil siya nga yung ika nga poster boy or yung talagang mapapagkatiwalaan pagdating sa mga drug anti-drug operations na ganyan. Talagang kung totoo yan, ay magiging malaking dagok nga yan dun sa kampanya, hindi lamang ng pulisya, kundi ng buong administrasyong Duterte, no? Pero, of course, at this point, hindi talaga natin masasabi pa masusi at talagang malalim ang magiging investigasyon ng National Adjudication Board. At sinasabi nga na very ambitious yung one month na ibinibigay nila sa kanilang mga sarili para matapos tong assessment and evaluation nila dun sa 357 or at least ngayon 299 na mga pulis na lamang, dahil 43 of them nag-awol na, tas may mga ilan sa kanila, 15 nag-apply na for retirement, habang yung iba naman nag-compulsory retirement. So 299 yung kailangan pa nilang i-evaluate in the span of one month. So ang sinasabi ni PNP Chief ay very ambitious, and yet kailangan nilang tapusin ito para talagang matukoy kung talagang nga bang itong mga sinasabing mga nasa narco list ng Pangulo ay talagang totoo o hindi. So at this point, it's still premature to conclude kung talaga nga bang magiging malaking dagok yan sa pulisya o hindi kaya'y may mga namumuliti ka lang dahil nga talagang nagkatapult talaga dun sa national popularity itong si Espinido dahil sa kaniyang mga anti-drug operations, Jessica. In the meantime, di ba, the cat is out of the bag, sabi nga nila. Pag nakalabas na yan, parang toothpaste din daw yan eh. Pag nakalabas na sa tube, mahirap nang ibalik. Eh kung nag-leak na yan, it doesn't help kung hindi pa sagutin ng diretsa kung nasa listahan ba siya o wala. May kaso ba o wala. Floating ba siya o hindi.
you know, I think kailangan sagutin niya ng tama, PNP. Jessica. Mm-hmm. Oh, tama, Jessica. Ayun nga yung pinagtataka rin natin, no? Kasi, of course, we understand na nakiusap na si PNP Chief na sana wag daw mag-concentrate muna sa mga personalities dun sa 357 na nasa drug watch list. At, kumbaga, parang sinasabi niya na hanggat hindi naman na proven guilty, ay itinuturing pa rin innocent itong mga nasa narco list na ito. But still, the fact na merong ganitong issue, hindi naman pwedeng ipagsawalang bahala na lang or iset aside. So kailangan talagang sagutin ng Philippine National Police kung totoo nga ba. At least kung totoo nga lang ba na nandun siya sa listahan. Dahil of course, maghihintay naman tayo dun sa proseso ng National Adjudication Board kung talaga nga bang may basihan yung pagkaka-include niya dun sa narco list o hindi. Pero yung fact lang, na gaya na rin ang binanggit mo, yung fact lang kung talaga bang nandun siya sa listahan o hindi, kailangan kumpirmahin na nila at kung talagang floating nga ba yung status. Although, ganyan naman talaga sa Philippine National Police, kapag tinanggal ka sa iyong current position at nilipat ka, especially sa Office of the Chief PNP or kahit na sa HRAW, yung Human Resources and Personnel Administration Unit, ikaw ay tinuturing na nasa floating status, Jessica. Maraming salamat sa iyo. Mariz Umali.